Sino ba naman ang hindi umaray sa presyo ng langis na sa pagtaas ay tila walang humpay? Ang problema kayang ito ay kailan matatapos? O habang buhay na lang ba tayong sa petrolyo ay maghihikahos? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang sagot pala sa problemang ito ay minsan ang naimbento, pero hindi nga lang binigyang pansin ng publiko? Taong 1969, nang magbukas ang isang pag-asang matugunan ang ating problema sa langis sa katauhan ng isang Filipino engineer na si Daniel Dinggel. Ito ay nang kanyang ibinahagi sa publiko na maaaring tubig ang gamitin sa pagpapatakbo ng sasakyan imbis na petrolyo. Aba, kung ito nga ay totoo, siguradong magbubunyi ang buong mundo. Dahil kung tutuusin, kahit saang lupalop, ang supply ng tubig ay matatagpuan mo. Pero bakit kaya ang pag-aaral na ito ay tila hindi pa rin natin napapakinabangan? Ito nga kaya talaga ay epektibo at may katotohanan. Si Daniel Dinggel ay isang batang laki sa ampunan at isa sa mga kabataang Pinoy na natulungan ng mga dayuhang Amerikano para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Dahil sa pagsusumikap sa kabila ng pagiging ulila nito, ay natapos nito ang kanyang kursong Mechanical Engineering. Ang kanyang mga natutunan sa paaralan at karanasan sa praktikal na pamumuhay ang nagtulak sa kanya upang bumuo ng isang imbensyon na sa kanyang paniniwala ay magiging sagot sa matinding problema natin sa petrolyo. Minsan, naging matunog ang kanyang pangalan dahil sa kanya umanong imbensyon na water-powered car o sasakyan na napapaandar gamit lamang ang tubig. Naging posible umano ito dahil sa isang makina na kanyang nilikha na isang hydrogen reactor na tanging siya lang ang nakakaalam sa proseso kung paano ito ginagawa. Dahil sa ingay na ito ay naging laman ng mga pahayagan noon si Dinggel, marahil na rin sa marami ang umasang ito na nga ang kasagutan sa problema natin sa kakulangan ng langis sa bansa, maging sa buong mundo. Sinimulan umano ang pag-imbento ni Dinggel ng kanyang hydrogen reactor taong 1969 sa kanyang maliit na garahe sa San Fernando, La Union, kung saan siya naninirahan. Makalipas ang ilang taon, ay sinubukan niya itong paganahin sa kanyang 1996 model na Toyota Corolla bilang kanyang unang prototype. Dito nagsimula upang mapansin siya ng publiko. Bumida siya sa iilang mga pahayagan at minsan ring naging panauhin sa mga programa sa telebisyon. Ang pagkakataong ito ay kanyang ginamit upang maipakita at maipasikat sa mas marami ang kanyang nakakamanghang imbensyon. Kasabay nito ay hindi na rin pinalagpas ni Dinggel ang pagkakataong hingin ang suporta ng pamahalaan na bigyang pansin ang kanyang imbensyon. At upang mapagtagumpayan ang naturang plano, ay kumonsulta si Dinggel sa iilang ahensya ng gobyerno upang kilatisin ang kanyang ginawang pag-aaral. Isa na nga sa sumuri dito ay ang Philippine Institute of Pure and Applied Chemistry or PIPAC. At kalaunan ay naglabas ng kanilang pag-aaral tungkol sa hydrogen reactor ni Dinggel na di umano ay naglalabas ng 45% hydrogen composition. Hindi naman hanggang dito tumigil si Dinggel dahil inilapit niya rin ito sa Department of Energy upang kanila ring mapag-aralan, kung saan lumabas naman na 40.41% hydrogen composition ang maaaring maproduce ng kanyang hydrogen reactor. Minsan ding sinubukan ni Dinggel na kumbinsihin ang dating Pangulong Corazon Aquino na suportahan ang kanyang imbensyon. Sa katunayan nga ay isinakay pa nga niya ito sa kanyang water-fueled car at pinatakbo niya ito palibot sa Malacañang. Hakbang sana upang kumbinsihin rin ang publiko sa potensyal ng kanyang imbensyon.
Gayunpaman, hindi sinang-ayuna ng Department of Science and Technology o DOST ang proyektong ito ni Dinggel sapagkat ayon sa ahensya ay gumagamit pa rin naman ng gasolina ang imbensyon niyang ito. Bagay na inamin naman ng inventor pero ayon sa kanyang paliwanag ay kakaunti lamang ang ginagamit niyang gasolina sa kanyang sasakyan. Ito ay para lamang gamiting pampainit ng makina. At kapag uminit na ang makina, ay dito na magsisimulang gumana ang kanyang hydrogen reactor kung saan ay nagkakaroon ng proseso ng electrolysis o paghihiwalay ng hydrogen at oxygen atom sa tubig. Ang naihiwalay na hydrogen gas na ngayon ang magsisilbing fuel ng sasakyan na ayon sa kanya ang dahilan upang mapatakbo ito. Samantala, ang paliwanag na ito ay hindi kinagat ng DOST at sinabing peke umano ang naturang imbensyon ni Dinggel. Sa isang panayam ay pinabulaanan ni Dinggel na handa umano itong ibahagi ang proseso ng paggawa ng naturang makinarya. Nais lamang niya na maging daan ito upang mabigyan ng trabaho ang 200 mga Pinoy kasama na ang kanyang pamilya kung sakaling matuloy ang manufacturing nito. Pero bakit nga ba hindi ito nagtagumpay na makuha ang tiwala ng ating gobyerno? Paliwanag ni Dinggel na maaaring dahilan kung bakit ayaw bigyan ng pagkakataon ng pamahalaan ang kanyang imbensyon ay maaari di umano itong maging dahilan ng pagbagsak ng malalaking kumpanya ng petrolyo sa bansa. Bagay naman na ayaw mangyari ng pamahalaan dahil kawalan ito kung matitigil ang matatanggap na buwis mula sa mga dambuhalang kumpanyang ito. Matapos ang maraming taon ng paghahanap ng investor sa kanyang imbensyon, taong 2000 ay nakumbinsi rin ni Dinggel si John Ding Young ng Formosa Plastic Group kung saan lumagda siya ng isang kasunduan kasama ang naturang kumpanya na mabigyan ng pagkakataon ng kanyang imbensyong mapakinabangan ng mas nakararami. Dito ay nakatanggap siya ng halagang umabot sa $30,000 bilang paunang pondo at karagdagang $20,000 para sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng kanyang imbensyon. Ilang buwan ang lumipas ay lumipad si Daniel Dinggel upang humingi ng karagdagang pondo na $300,000 na pondo na gagamitin di umano upang bumili ng karagdagang sasakyan na gagamitin niya bilang prototype. Bagay na hindi sinang-ayuna ng kumpanya sapagkat masyado itong malaki para sa naturang plano ng inventor. Samantala, binigyan pa rin siya ng pondo ng naturang kumpanya na umabot sa $60,000. Sa kasamaang palad, makalipas ang 8 taon, nabigo si Dinggel na matapos ang mga prototypes na kanyang ipinangako sa Formosa Plastic Group. Dahilan upang kasuhan siya ng kumpanya ng estafa dahil sa ginawang paglabag sa kasunduan sa pagitan ng nabanggit na kumpanya. December 9, 2008, nang maglabas ng hatol ang korte na hinatulan si Dinggel ng guilty sa naturang kaso kung saan umabot sa $410,000 ang perang naibulsa nito. Bago pa man natapos pagbayaran ang kanyang kasalanan, ay namayapa na ito taong 2010. Kasabay nito ay nabura na rin ang pag-asang minsang ibinigay ng kanyang imbensyon. Ikaw kasoksay, naniniwala ka ba sa imbensyong ito ni Daniel Dinggel? Sa tingin mo, maaari nga kayang gawing pamalit sa petrolyo ang tubig? Aabangan ko ang inyong opinyon sa ating comment section. Maraming salamat sa panonood at God bless po sa inyo.